Okay, welcome back mga ka-TH. So sa ngayon ay may nagpagawa sa akin na taga Baguio. Ang kanyang pangalan ay si ka-TH na Jonh pioquinto ng Baguio City. So ang kanyang request ay kapag ka iniload ko na yung kanyang pinagawa. Dahil ang kanyang pinagawa ay itong Dowsing L rod at pinalalagyan niya ng 1 gram na 24K. So para maging fair naman sa kanya, dahil syempre sa hirap ng buhay ngayon at napakamahal lang ginto, kaya ako lang ginagawa itong ganitong video documentary para makita niya na yung kanyang binigay na pambili ng gold na 1 gram ay makita niyang inilalagay talaga. Ito yung 1 gram. Ito yung 1 gram na gold na binili ko sa umpin. So dito sa likod, ito makikita niya, mas malinaw ang camera kasi sa likod. Ayan o. So ito yung 1 gram na 24K. So ayan, nakalagay dito sa itaas, 24K. Na 1 gram. So kaya mayroon siyang kapiraso na nakahiwalay para kailangan kasi saktong-sakto sa nene. So, 1 gramo dahil ito ay medyo may kamahalan talaga. At para malaman natin kung ito nga ay tunay na ginto, padadaanin natin ito sa acid test na nitric acid na siya rin naman yung ginagamit na pang test para sa ginto. Malaman natin kung ito ay tanso o ginto. So ngayon ito ay iti-test na natin ang acid test. pH na Jonh pioquinto ng Baguio City. Ay ito na ang iyong ito na yung iyong request. At ito na rin yung pinadala mong pera kanina para makabili tayo ng 1 gramong ginto. Okay, so kailangan natin mabuksan siya para makuha natin yung ginto. So ito na, buksan natin. 2 piraso yan, ilalagay natin lahat yan sa sa kanyang pinapagawang dowsing L rod na copper materials. So kung pagmasdan yung mabuti, ito na siya . Pagmasdan yung mabuti, ang layo ng kulay ng tanso sa ginto. Ito yung tanso. Ito yung mga pinagputulan nito nga ginagawa kong copper brass tube. So ang layo, pagka tapat mo, ang layo talaga ng kulay sa ginto kaysa sa tanso. So mas lalo pa natin malalaman to kapag ipinadaan na natin sa acid test. So kunin ko muna yung acid para makapag acid test tayo. So ito yung nitric acid. Una nating i-test dito sa tanso. Tingnan niyo kung anong reaction ng tanso. Kumulo, di ba? Ayun, kumulo, umusok. So tingnan natin kung anong reaction dito sa ginto. So yan, wala siyang reaction sa ginto, hindi nagberde yung ginto, hindi man lang nag
kulay, nag-ibang kulay. Malalaman nyo, kapag kaya na yung tanso, kita nyo yung nangyari sa tanso, siya ay umusok at nag-berde. At dito naman sa ginto ay walang pagbabago at walang reaction ng chemicals na kahit na ano. So, yun, na-improve natin na yung ating ilalagay ay tunay na ginto na 24K. So, yung mga lahero, yung mga mag-aalahas, ay marunong mag-ano niyan, kinakaskas ang bato yan. At tinuruan na rin ako niyan nung ka-TH natin na mag-aalahas kung paano yung pag-uri gamit yung buhay na bato. Kinakaskas yan at binubuhusan ng asito. Kung may matbabawas, kung makapalang kapit, yun ay 24 kilates. At kung mahina ang kapit at natatangay ng asido, yun ay medyo mababa ang kilates. So, wala kasi tayo ditong batong buhay na pwede gamitin sa pag-uri. Ngayon, ito ay ang laman nitong baterya na ito. Itong laman yan. Ayan, naibuta sa gitna. Wala yung ano, wala yung rod dahil ito ay lay-ion battery na mercury added. At ito ay dito na rin ilalagay yung power load na yan na ginto para maging mapaboost natin yung kanyang lakas. So, para makita nyo yung paglalagay ng power load booster sa ating Dowsing L rod. Ito ay request ni Ka-TH na Jonh pioquinto ng Baguio City. Ito yung kanyang pinapagawa. So ito, nalagyan ko na siya ng lock sa ilalim. Ang una nating ilalagay dito ay itong ano, itong carbon powder na dinurog ko na at saka itong spalto na pinagsama ko. Okay, sa ilalim muna siya. At lalagyan ko siya ng konting special power load para lumakas yung hatak nung mercury. Mamaya ilalagay natin yung mercury diyan. Lalagyan din natin yun ng liquid metal mercury. Okay, so kailangan natin siyang sundutin para bumaba siya hanggang dun sa ilalim. So ito na. Kailangan meron tayong separator na gagawin. Pagka ilalagay mo itong mercury, yan, lalagyan natin. Hindi masyadong marami kasi pagka masyadong marami mercury, ano yan eh, sumusulwak, parang nagkakaroon siya ng pressure. Yan, ganyan lang. Tapos, tsaka natin lalagyan ng separator uli para na iipit yung mercury bago natin ilalagay yung ginto. Hindi kasi pwedeng magtama yung ginto at saka yung mercury kasi kakainin ng mercury yung ginto.
Tapos, at saka natin ngayon, ilalagay itong itong 1 grams of gold na ito. Para makita natin kung paano ilalagay. So, ito. Unahin natin itong maliit. At saka natin kukunin uli itong malaki. Tapos, ibabaon natin yung gold hanggang doon sa ilalim. Okay, so ganyan yung paglalagay ko ng power load. Tsaka ko siya ngayon ilalock. So ayan, ito na siya. Nandito na yung ating power load. So kumakalog siya. Ngayon yan ay babaluti natin ang magnetic wire para mapadagdagan natin ng booster. Okay, so ito siya. Taasin natin dito sa ibabaw. So, para makita nyo kung paano yung paggawa nito. Ito yung kape, ito yung magnetic wire. Tutusok mo dyan sa wala, may ginto na yan. Tapos, i-roll mo ngayon yung magnetic wire. Yan. Ito yung paglalagay ng power load niyan. Itong isa nakalagay dito at itong isa naman lalagay mo dito sa ilalim. Masyadong mahaba. Yan na siya. Tsaka natin siya ngayon ilalagay dito sa handle nung gagawin nating dowsing L rod. So yun na. Isasara na natin siya ngayon ng epoxy steel para matibay. So ito yung epoxy steel. Ito. Equal amount ang paglalagay niyan
siya eh. So ito yun. Ito yung pinaka takip niya. So ilalagay natin dyan para makita nyo. So ayan. Mahalaga rin may ano ka, may asido ka para pantes. So, nailagay na natin yung kanyang request na power load na 1 gram. So itong isa ay lalagyan din natin to ng power load na yung ating mga dinikdik na powder. At mamaya pagka na ilagay na natin lahat ng power load, ito na yung isa, nandito na yung 1 gram of gold. At pag tubigas na yung ating lock, mamahulog pa kasi. So ito na yung pinaka-antena niya. Nalagay ko na yung bearing. Nalagyan ko na ng special power load dito. At kailangan ko na isalpak siya dito. Ayan, sasalpak mo lang siya ng ganyan. So magano na siya, functional na siya agad oh. Okay, mamaya itetest natin siya pagkatapos nating mailagay lahat ng kailangan na power load. At importante lang kasi ipinakita ko na yung nailagay ko na yung kanyang request na 1 gram of gold dito. Okay, ka-TH na dyan-dyan ng Baguio City. Ito yung iyo request na maibideo natin yung paglalagay ng 1 gram of 24K sa iyong request na Dowsing L rod. So, ito na ka-TH yung ka-TH na dyan-dyan pioquinto ng Baguio City. Ito na yung iyong pinagawa na long L rod, Dowsing L rod. So, ito ay meron ditong ito din dito yung 24K mo sa loob nito. At nilagyan ko pa rin siya ng chamber para kung may gusto ka hanapin, halimbawa diamond, pwede mong balahan dito. Okay, so actual test natin, wala akong nilagay na bala. Ayan, so wala akong nilagay na bala dahil naka-default load siya ng 24K. Isang stretch lang yung kapahabain natin. So tignan natin kung ituturo nga yung ano yan. Yung dito. So pagka tinapatan mo siya, kasi siya tapat.
Ngayon, kapag kaya na mahuhuli mo, pagka tinapatan mo siya ng tapat na tapat, ang reaction nito ay nakaganyan. Saradong sarado siya. Nakalak siya. Nakaiskwala siya kabilaan. Ngayon, kapag kamalayo yung katawan mo sa ano, ang galaw niya, ayan o, mag-i-egas lang siya sa tapat ng ilalim ng hindi kaysa nandun yung dito. So, yun ang after test nito na merong load na 24K na 1 gram. Ito ay para kay ka-TH na jonh, pioquinto ng Baguio City. So, ito siya. Copper yung kanyang handle. Copper. At meron siyang special power lock dito na anti-decoy. At para na rin makuha ito, makakuha na rin yung approximate na sukat ng lalim. Ito yung tinatawag natin calibrated na. Calibrated. Ayun, kapag wala kang hinuhuli, hindi siya gagalaw talaga. So, kapag ilagay natin itong ano, ilagay natin itong ito, ilagay natin dito. Pag natapatan niya, mag-i-ekas talaga siya. So, yun ang paggamit ng Dowsing L. Okay, ka-TH na jonh, pioquinto ng Baguio City. Maraming salamat sa iyong tiwala sa pagpapadala ng pambili ng 1 grams of 24K gold na siyang inilagay na ating bala dito. At hihintayin mo kung may oras ako bukas, ay may papadala ko sa iyo. Kung walang susunto sa akin para magpunta ng ibang treasure site, ay may papadala ko siya kagad. Okay mga ka-TH, thanks for watching at sana ay nagustuhan nyo itong aking content.